Magandang araw. Ako si Christine X. Conde, ang iyong guro sa Araling Panlipunan. Sa videong ito ay tatalakayin natin ang ika-apat na module ng ikalawang markahan. Araling Panlipunan ito tungkol sa mga kaisipang Asyano. Ang tatalakayin natin ngayon ay nakabatay sa Most Essential Learning Competency na natataya ang impluwensya ng kaisipang Asyano sa kalagayang panlipunan at kultura sa Asya. At kung babalikan natin ang ikatlong aralin, ay nalaman natin ang iba't ibang ambag ng mga sinaunang kabiyasnan sa Asya. Ang kabiyas ng Sumer, Indus, at Syam. At naisa-isa natin ang mga ambag nilang na ibahagi sa ating lipunan hanggang sa kasalukuyan. Ngayon, upang simulan natin ang paksang pagtutuunan natin ng pansin, ay sasagutan natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Ito ay may pamagat na ako ay ako. Mapapansin ninyo sa inyong screen ang katagang pamilya, komunidad, at ako. Sa palagay mo, ano ang impluwensya ng iyong pamilya sa iyong pagkatao? At paano ka hinubog bilang ikaw? At ano-ano naman ang impluwensya ng iyong komunidad at paano ka hinubog ng iyong pagkatao? Halimbawa, ang impluwensya ng aking pamilya, ako ay lumaki na may takot sa Diyos. Samantala, ang impluwensya ng aking komunidad ay kailangan kong makisama sa agos ng aking paligid. Ibig sabihin, kailangan kong maging matulungi at kailangan kong sumunod sa batas na itinakda ng ating pamahalaan. Kapag pinagsama natin ang impluwensya ng pamilya at komunidad, ang kalalabasan nito ay ang iyong pagkatao. Kaya, ako ay ako dahil bunga ng impluwensya ng aking pamilya at ng aking komunidad. Subalit, batay sa isinagawang pag-aaral ng mga mananaliksik, mas malaki ang impluwensya ng komunidad kumpara sa pamilya. Kaya, marapat na suriin natin ng mabuti ang mga mabuting impluwensya sa ating paligid. Ngayon, ay sama-sama nating tuklasin ang mga kaisipang may malaking impluwensya sa mga Asyano. Ating unahin ang kabehas ng Tsino. Tinawag ng mga Tsino ang kanilang bansa bilang Zhongguo o nangangahulugang gitnang kaharian. Para sa mga Tsino, ang kanilang bansa ay nasa sentro ng daigdig. Ang kanilang kultura at kabiyasnan ay natatangi at dihamak na mas maganda at sibilisado kumpara sa iba. Dahil dito, ang paniniwala ng mga Tsino sa ibang lahi ay barbaro. Ang pananaw na ito ng mga Tsino ay tinawag na Sinocentrism. Para sa mga Tsino, sila ay pinamumunuan hindi lang isang ordinaryong tao. Ang kanilang emperador ay pinili ng langit upang mamuno sa Zhongguo. Ang pamumuno ng mga emperador ay may basbas ng langit o mandate of heaven. Ibig sabihin, ang mga emperador ay pinahintulutan ng langit na mamuno. Ang bawat emperador ay responsable sa pagpapatakbo ng pamahalaan, paninigurado na may kakainin ang mga tao, at pagpapanatili ng kaayusan at paglaban sa mga mananakop. Sa kabilang banda, kung mabibigo ang emperador na magampanan ang kaniyang tungkulin o responsibilidad, babawiin ng langit ang mandate of heaven at ipagkakaloob ito sa susunod na taong mamamahala sa China.
Dahil sa paniniwala sa mandate of heaven, nagkaroon ng maraming pagpapalitan ng dinastiya ang China. Dahil maaaring mailipat ang mandate of heaven sa iba't ibang mga pinuno. Kumpara sa China, iba ang pananaw ng mga Hapones sa Koreano pagdating sa usapin ng mga emperador. Ayon sa pinagmulan ng kanilang bansa, ang arkipelago ng Japan ay nabuo dahil sa pagsasama ng Diyos na si Izanagi at Diyos ang Izanami. Nang maghugas ng kaliwang mata si Izanami, nabuo ang isang diyosa, ang diyosa ng araw na si Amaterasu o Mikami. Ipinadala ni Amaterasu ang kaniyang apo na si Ninige sa Kyushu. Daladala ang kayamanan, ang alahas na sumisimbolo ng kabutihan, salamin bilang karunungan, at espada na sumisimbolo sa katapangan. Ang mga katangian na sumisimbolo ng mga kayamanan na ito ang lubos na pinapahalagahan sa Japan. Ayon sa kwento, si Ninige ay nagkaroon ng anak at apo, kung saan isa sa kaniyang kaapu-apuhan ang naging isang emperador ng Japan, si Jimmu. Ibig sabihin, para sa mga Hapones, ang mga emperador ay hindi karaniwang tao. Pagkos, nagmula sila sa pamilya ng mga Diyos. Ang kaisipang Asyano naman sa India at ilang bahagi ng Timog Silangang Asya ay lubos na hinumbog ng Hinduismo at Budismo. Ayon sa mga ito, ang konsepto ng Devaraha at Chakravarti. Ang konsepto ng Devaraha ay nabuo sa pagsasama ng Hinduismo at mga katutubong paniniwala sa Timog Silangang Asya. Ayon sa konsepto ng Devaraha, ang hari ay isang Diyos sa lupa. Siya ang manifestasyon na ang Diyos na si Shiva. Dahil dito, ang hari ay mayroong ganap na kapangyarihan ng kanyang nasasakupan. Ang ganap na kapangyarihan ng mga Devaraha ay nagresulta ng pagiging masunurin ng mga tao. Kung kaya't naging posible ang pagpapagawa ng naglalakihang templo kagaya ng Borobudur at Trambanan. Sa kabilang banda naman, ang Chakravarti ay konsepto na madalas nating maiuugnay sa Budismo. Ayon sa konseptong ito, ang hari ay kinikilalang Chakravarti. Siya ay inaasahang magpakita ng ganap na kabutihan at mahusay na pamumuno, hindi lamang sa kaniyang bansa kundi sa buong daigdig. Sinasabi, magiging Chakravarti lamang ang isang tao kung siya ay nagpakita ng kabutihan. Kumpara sa ibang hari, ang mga Chakravarti ay inaasahang masakop ang buong daigdig. Hindi sa pamamagitan ng armas, kundi sa pamamagitan ng kapayapaan. Ang mga kaisipang natalakay ay ilan lamang sa kaisipang sumibol sa Asia. Masasabi natin na malaking kaugnayan ng mga kaisipang ito sa itsura ng mga kabihas ng itatag ng mga Asyano. Ngayon naman ay iyong sasagutin ang iyong module sa gawain sa pagkatuto. Mula sa napanood na instructional video o mula sa iyong module para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, isulat sa loob ng kahon kung anong kaisipang Asyano ang tinutukoy at batayan ng pinagmulan ng kaisipang ito. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Isusulat mo sa kahon ang kaisipang Asyanong tinutukoy. Halimbawa, dito sa China, di ba kanina napanood natin o napag-aralan natin na ang kaisipang Asyano sa China ay tinatawag na Sinocentrism.
Ilalagay mo dito sa kahon na ito ang salitang sinocentrism. Dito naman sa may baba, ang ilalagay mo ay kung ano nga ba ang pinagmulan ng kaisipang ito. Halimbawa, dahil ang sinocentrism ay nagmula sa paniniwala ng mga Tsino na sila ay nakakaangat sa lahat ng lahi o sentro ng daigdig. Yan ang ilalagay mo sa kahon na ito. Ganun din dito sa Japan at sa India o Timog Silangan. Dito naman sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, tukuyin at isulat ang katangiang pagkakakilanlan ng bawat kaisipang Asyano. Ang ilalagay mo dito ay isusulat ang katangiang pagkakakilanlan. Ano nga ba ang katangiang pagkakakilanlan ng isang sinocentrism? Halimbawa, ang isusulat mo dito ay ang mataas na pagtingin sa sarili. Ayon ay isang katangian ng isang o ng sinocentrism. So, ganun din ang iba pang kaisipan. Sa gawain sa pagkatuto bilang apat, tukuyin at isulat ang mga impluwensya sa lipunan ng mga kaisipang Asyano sa kasalukuyang panahon. Ang ilalagay mo dito ay tutukuyin at isulat ang epekto at impluwensya sa lipunan ng kaisipang ito. Halimbawa, itong sinocentrism, ano nga ba ang naging epekto nito o impluwensya sa lipunan hanggang sa kasalukuyang panahon? At ang Japan na hindi maaaring palitan ang kanilang pinuno dahil sa divine origin. Ano ngayon ang magiging epekto nito o impluwensya sa kanilang lipunan hanggang sa kasalukuyang panahon? Sa gawain sa pagkatuto bilang lima, gamit ang cost and effect diagram sa ibaba, tukuyin ang epekto sa pamamahala ng emperor o pinuno. Halimbawa, dito sa Anak ng Langit. Ito ay pilosopiyang sinocentrism na pinaniniwalaan nila na ang namumuno sa kanila ay anak ng langit o son of heaven. Ilalagay mo sa box na ito kung ano ang naging epekto sa pamamahala ng kanilang emperor na mayroong mandate of heaven. Isusulat kung ano ang naging cost and effect. Dito naman sa gawain sa pagkatuto bilang anim, ilagay ang hinihingi. Isulat sa iyong sagutang papel. Tatlong konsepto na natutunan mo mula sa aralin. Dalawang mahahalagang bagay na ayaw mong makalimutan mula sa aralin. At isang impormasyon na gusto mong subukan mula sa iyong natutunan sa aralin. Dito naman sa assimilation ay sasagutan ang gawain sa pagkatuto bilang pito, babasahin mabuti ang pahayag sa ibaba, at sulat ang hinihingi ng bawat pangungusap. Halimbawa dito sa unang bilang, sa kaisipang Tsino, ito ay ang salitang Tsino na ang ibig ipagkahulugan ay gitnang kaharian. Napag-aralan natin kanina sa ating video, ano ba ang salitang o kaya ano ba ang gitnang kaharian? Diba ito ay ang Jongbuo. Dito naman sa bilang pangalawa, sa kaisipang Hapon, siya ay itinuturing ng mga Hapones na Diyos ng Araw. Kung iyong maalala sa ating video, si Amaterasu ang Diyos ng Araw o ang Diyos na o ang Diyosa ng Araw.
sa gawain sa pagkatuto bilang 8, tugtungan ang mga pangungusap upang makabuo ng isang makabuluhang pahayag. Ano ang mandate of heaven? Ano ang divine origin? Ano ang kakrabartin? Okay, so iyong masasagutan ang mga katanungan ito sa pamamagitan ng panunood ng video at pagbabasa ng iyong module. At diyan nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa panonood.